Nagpasak lolo na sa Public Attorney's Office ang isang ina na nababagalan na umano sa investigasyon ng pulis kaugnay sa pagkamatay ng kanyang anak sa Cebu nang dahil rin sa hazing. May ulat si Luisa Erispe. Nanginginig ang luha at nanginginig ang boses na humarap sa publiko si Nanay Lenny Baguio. Ina siya ni Ronel Baguio, ang estudyanteng namatay sa hazing sa Cebu. Second year marine engineering student si Ronel sa University of Cebu. Kwento ni Nanay Lenny, December 18, nang huli niyang makausap ang anak sa telepono na dumadaing na masakit ang buong katawan. Kaya pinayuhan niya itong magpa-ospital. Pero yun na pala ang huli nilang pag-uusap. Sumunod na tawag sa kanya mula na sa kaklase ng anak. Na po ako ng mas maagang flight papuntang Cebu. Tapos pagdating ko po doon, hindi ko na nga po siya inabutan ng buhay. Kung maaari po ay makipagtulungan po kayo para po mapabilis po yung kaso ng anak ko. Katulad po ng dito po sa Cavite po. Para po magkaroon naman po ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko. At saka po, nananawagan din po ako na sana po ay matigil na po itong hising na to kasi kawawa naman po yung mga anak namin. Katulad ng naging biktima sa Imus, Cavite, Tao Gama Fiden ang hinihinalang sinalihan ni Ronel. Pero higit na ikinakasama ng loob ni Nanay Lenny ang mabagal na usad ng investigasyon ng mga pulis sa Cebu. Kaya ayon sa Public Attorney's Office, isasampa na ang kaso sa Department of Justice. Sana po ay matigil na po yung fraternity po sa bawat school po dahil parang hindi naman po kasi nakakatulong sa mga kabataan para po magkaroon sila ng magandang pinabukasan. Ayon sa PAW, person of interest din ang instructor o guro ng biktima kaya walang takas ang eskwelahan sa responsibilidad. Kailangan isali yung school administrators dito. May penalty. May kulong din. Matitigil yan, sa totoo lang. Nababahala rin ang PAW na dumarami na naman ang mga biktima ng hazing. Kaya naniniwala silang panahon na para buwagin ang fraternity o di kaya ay amyendahan ang batas para sa mas mabigat na parusa sa mga nasasangkot sa hazing. Para sa akin, abolish na yung fraternity. Alam, buti yan eh. Kahit i-alaw mo sabihin, walang sakitan, walang gagawin pa rin nila eh. Abolish yan. May penalty ang magpo-form ng fraternity. Para sa akin, kulang. Walang pangil. At implementasyon. May penalty dyan eh. Pero yung implementation. At pagdating sa husgado, dapat yung batas, yung ngipin ng batas. Hindi pa bababae ng sentensya. Eh, yung mga nakaraan nga, nakapag-probation eh. Kasi hanggang Supreme Court bumaba. Reckless imprudence, kapabayaan. Ano kapabayaan? Kapabayaan hindi pinagamot. Eh, binugbog nyo nga eh. Ano sa mamatay eh? Luisa Erispe, para sa bayan.